What's up mga kuya? Welcome back to the channel and welcome na din siguro sa 2021. Ewan ko, dapat ko bang sabihin yun? At pagpasensya nyo nga pala kung may maririnig kayong mga... I mean, hopefully hindi nyo nala marinig sana yung background noise. So ayun nga, welcome to this new series. Ewan ko, parang dami kong mga nasimula na series na... na-stuck na lang sa episode 1. Pero yun nga, life lessons with Kuya Jello. So basically, mangyari dito mga kuya is mag-share ako sa inyo ng mga advice. Yun nga, life lessons in this case. Na hopefully makatulong sa inyo kahit kanino dyan, sa mga kaibigan nyo, makakilala nyo, ganun. And specifically dito sa episode 1 is things to take note to start off your 2021 off right, or things to do differently to improve your life or lifestyle, ewan ko. And lahat na masasabihin ko is based from my thoughts, my opinion, my experience. Galing na din sa knowledge ko as a professional. Yes, technically professional ako mga kuya sa mga hindi nakakalam. So again, I am a registered psychometrician. So ayun, dun ko nga ibabase. So number one is love yourself mga kuya. Yung mga nakalagay sa phone ko is mga points lang. So ayun, parang medyo magiging impromptu to. Ano yun? Tuloy-tuloy lang. So number one nga is love yourself. So I think a lot of people don't seem to do this. And I think a lot of people also don't realize that they don't love themselves. Like napaka underrated ng concept na to mga kuya. And I don't want to sound the word simp or simping as a derogatory term. Actually tama ba derogatory? Oh, derogatory nga. So derogative term. So again, I don't want to sound the word simp or simping as a derogatory term. So siguro ang gusto kong sabihin dito is don't be a complete simp to anyone. A lot of people seem to do this, especially pagdating sa mga jowa or mga significant other natin or kung kani-kanino pa. And ayun nga, isa nga to sa mga sobrang underrated things is love yourself. And ang sinasabi ko pong love yourself or self-love is hindi narcissism. Like, that's a topic for another video. Ang sinasabi ko lang dito is love yourself nga. Alagaan mo sarili mo. Kasi at the end of the day, like, sarili lang naman natin yung tutulong sa atin. So, ayun yung sinasabi ko dito. Yun nga, in the case of mga jowa or mga significant other natin, yes, mahalin mo nga sila, pero at the same time, magtira ka ng mas madaming pagmamahal sa sarili mo. Kasi hindi yan forever. Wala pong forever. Lifetime, oo, pero forever, wala. Inevitable ang mga breakups, so, ayun. Take note nyo nga yun mga kuya. And pumapasok din dito sa love yourself is your physical health and your mental health. So, usually, if you're physically healthy, then you're mentally healthy as well. But that doesn't apply always, again. So, one of the things that I did differently in 2020 is regular exercise. So, as much as I want to exercise 3 times a week, yun yung parang recommended na regular exercise. So, admittedly, that's not something that I do on a regular basis, so usually 2 times a week lang mag-exercise. Pero like with what I say with some of my videos, do as I say and not do as I do. So, huwag niyo akong tolaran. Karamihan ng mga advice or life lesson na sinasabi ko is hindi ko nagagawa mismo. So, ay nga, as something to take note nga, do as I say and not do as I do. So, regular exercise nga again is something na ang daling sabihin pero ang hirap gawin, or hindi naman mahirap, nakakatamad talagang gawin mga kuya. So to start off your 2021, maybe you can begin with exercising 2 times a week, and hindi nyo naman kailangan pumunta sa gym, hindi nyo naman kailangan ng mga equipment para doon, space lang talaga to do these exercises. So what I usually do is half burpees, so 3 sets, 10 reps each, and squats, 15 reps and 3 sets each also. Ayun, ganun kasimple lang ginagawa ko. Usually every other day, pag sinisipag talaga ako, again, 3 times a week nga ideally, pero if that's not something you regularly do, then you can start off again with doing this 2 times a week. Pwede nyong gayahin mismo yung ginagawa ko, bahala kayo. Pero ever since I started doing that, mas ano yung mental health ko, parang mas it's functioning better. Ewan ko, ano ba bang term pwede kong gamitin? And of course, I won't explain the technical aspects of working out, yung process na nangyari sa katawan natin every time na nag-workout tayo, pero beneficial talaga sa atin mga kuya. Again, usually if you're physically healthy, then you're mentally healthy as well, pero of course that doesn't apply always. And for me, one of the main things na sobrang underrated din to maintain a good mental health, ayun, just being able to talk to someone openly na hindi nyo ginajudge yung isa't isa, yung kinakamusta nyo yung isa't isa. Maybe sinishare nyo yung problems nyo sa isa't isa, and hindi naman necessarily kailangan na sinosolve nyo yung problems nyo. Like, just being able to say what you want to say, talagang gagaan pakiramdam nyo mga kuya if you have someone like that.
Pero for an introvert like me, may mga pinagkakabalan ako, games and watching YouTube videos specifically, maybe watching your favorite Twitch streamers or Facebook streamers. And another thing is, a lot of people seem to say shit about streamers, like it's not a real job, mga ganong bagay. Pero hindi nila na-realize na, ayun, yung just being able to connect with the streamer, yung entertainment na na-offer nila, nakakatulong yun to people who are sad, who are depressed. And ayun, hopefully you get what I mean, mga kuya. So kung may mga hobbies or passion kayo, gawin nyo yun. Or again, mga simpleng bagay lang like watching YouTube videos, kung anumang genre of YouTube videos yung pinapanood nyo. In my case, tech and games. And again, watching your favorite streamers. So ayun, hopefully nakakatulong ako sa inyo so far, mga kuya. And moving on to number 2 is think positive and stay motivated. So lalo na sa panahon ngayon na pandemic pa din tayo, of course. So like it says nga, think positive and stay motivated. Kailangan may paghugutan ka ng motivation mo, mga kuya. And parang hindi effective, like hindi maganda na pinaghugutan mo ng motivation mo is another person or someone else. Mas maganda yung motivation mo is to reach your goals. Like for me, ang motivation ko is to be able to get my own apartment, get kahit basta simpleng sasakyan, mga kuya. Like I said dun sa previous video ko. And lastly is to become financially stable with a monthly earning of 30,000 pesos. So yun yung pinagugutan ko ng motivation ko, mga kuya. And then hopefully nakakuha kayo dun ng idea on how to stay motivated or have motivation if currently hindi talaga kayo motivated to do anything. So two main things to take note dito sa number 2 natin. 2-2. So, procrastination and focus. And again, do as I say, not do as I do. So, huwag kayong mag-procrastinate, mga kuya. Huwag niyo akong gayahin. That's something that I still do. That's something that I did a lot in college. And, ayun. So, napaka-basic lang ng concept, diba? Kung kaya niyong gawin ngayon, gawin niyo na ngayon. Huwag niyo nang later or tomorrow. Huwag ganun. So, focus nga, mga kuya. So, dito papasok yung motivation natin. Yung pinagugutan natin ng motivation, yun yung gamitin natin to stay focused on what we want to do, mapa-studyante ka man, mapa-working ka man. So moving on to number 3 na nga, mga kuya, and something that a lot of people, especially yung mga kabataan these days, tend to focus too much on ang pagkaroon ng love life o jowa. So in this case, dito nga sa number 3 natin is don't crush love or ang pagkaroon ng jowa. Like, makapaghintayan. Hindi kung yung sino-sino lang jowain nyo. Hindi porket ito yung pinakamalapit sa'yo or... So, ito yung nagli-lead sa madaming heartbreaks, disappointments, or ayun, broken relationships is, yun nga, minamadali nyo. Hindi nyo kinikilala kung sino man yung gusto nyo maging significant other nyo. So, yun nga yung main advice or life lesson ko dito is huwag nyo madaliin yung love life. Mga jowa, ganon, kilalanin nyo maayos. Walang problema sa pagiging friends lang muna. Doon nyo nga makikilala ng... Basta doon nyo makikilala yung tao, mga kuya. Doon kayo sa taong komportable kayo, mga kuya. Like, you can pretty much say anything to him or her. And if tingin nyo na handa na kayo and on the same page kayo. Sigurado nyo, of course, na on the same page kayo, baka mamaya masira yung pagkakaibigan nyo, ganun, ewan ko. Pero, ayun nga. Basically, yun nga, pagdating sa love life, siguro I'll expand more on that on another video. Feeling ko that's something that I can do or discuss more, expand more in a separate video, dedicated video para dun. Na-pick up kaya yun ang mic. And moving on to number 4 na, mga kuya, is family or blood relatives isn't everything. Ngayon, baka iniisip nyo is itakwil nyo yung mga family nyo. Hindi po ganun yung sinasabi ko, mga kuya. Ang sinasabi ko nga lang is family or blood relatives isn't everything. Like, not all family or blood relatives is good. Hopefully, you're not misunderstanding what I'm trying to say, mga kuya. So, ang sinasabi ko nga lang dito is may mga pagkakataon na parang nakakasama pa sa atin yung mga family or blood relatives natin. So, in the case na nagte-take advantage sila, in the case na nangungutang sila, nako, sobrang patok na topic ang mga utang, mga kuya. Nung nagla-livestream ako sa Shopee, pero ayun nga. And sabihin na din natin na may mga tao talaga na selfish, mga kuya. So, sa mga pagkakataon na to, iniisip ng mga family or relatives mo na yun na walang pamipamilya. Like, for my own benefit lang.
ganun ako, makasarili ako. Oh, yun nga siguro yung main point ng number 4 ko, which is, again, family or blood relatives isn't everything. And actually, pumapasok din dito yung number 1 natin, which is love yourself. Life is short, we only get to live once, mga kuya. Gusto mo bang ispend yung the rest of your life na nagpo-provide sa isang tao or sa ibang tao? Isaisip. So, identify mo yung mga nakakasama sa'yo, like filter them out, don't associate with them. So, that's what I mean when I say family or blood relatives isn't everything. So, yun. Actually, ngayon ko lang pala na-realize. So, 5 pala to. So, top 5 things to start off your 2021 off right, mga kuya. And number 5 is toxicity. Actually, iwas or avoid toxicity pala, mga kuya. And related din to actually sa number 4. So, again, filter out yung mga taong nakakasama sa'yo and, ayun, disassociate yourself from them, mga kuya. So, again, there are people out there who will take advantage of you, mga kuya. So, iwasan nyo sila and don't be too nice to anyone. And yung pagdating dito sa number 5 ko is hindi lang mainly about people who will take advantage of you. May mga tao na makikita ang utak nila basically, like hindi sila open-minded. Ang iniisip nila is kung ano yung belief nila or kaalaman nila, yung thoughts or ideas nila, yung kinalakihan nila is tama. They're right always. Yun yung nasa isip nila. They're not teachable and hindi ka makapag-argue sa mga gantong tao. So yun, napakasimple lang. Be teachable. Accept the fact na hindi lahat ng mga ideas, thoughts, or kinalakihan mo, beliefs mo is tama. Hindi po ganun yun. That doesn't apply always. Lalo na sa mga taong pinapush nila yung ideals nila sa ibang tao. That's not right. And pumapasok na din dito sa toxicity is yung mga tao sa social media. So, as much as possible, hindi naman natin maiwasan na tumingin or gumamit ng social media. May mga balita kasi dyan na nakakatulong naman kahit papano. Tulad ng sabi ko sa old video ko, mga kuya, don't feed the troll. So, kung alam mo na, ewan ko, ayoko na lang gumamit ng mga term. Kung alam mo na nang to-troll lang yung tao na yon, like nag-post sila, nag-comment sila, something na nakakainis na utak bayag yung pag-iisip nila, yung post nila. Huwag nyo na lang pansinin, mga kuya. Huwag na kayong mag-like, huwag na kayong mag-react, huwag na kayong mag-comment, of course. So kasi kapag binigay mo yung attention mo sa kanila, yung attention na sobrang desperado na gusto nilang makuha is panalo sila and talo ka, mga kuya. And ayaw nyo yun, diba? So yun lang naman ma-advise ko pagdating doon. And I think that's it sa top 5 things na kailangan nyong isa-isip, mga kuya, if you want to start off your 2021 right. Of course, if you guys have any questions, just leave it in the comments, mga kuya. So kung sa tingin nyo na may nakalimutan ako or you want to share your thoughts and opinion also, then leave it in the comments. Kaya nandiyan ang comments, diba? But yeah, that's going to do it for this video. So leave a like if you did, dislike if you feel like you have to, and ayun, maybe share this to someone na tingin nyo kailangan mapanood to or kailangan marinig yung mga sinasabi ko, mga kuya. Consider subscribing and of course turn on notifications kasi karamihan naman nagsasubscribe sa channel, mga kuya, is hindi nakakatanggap ng update sa latest videos ko. So ayun, of course the good stuff to support the channel, use my Shopee, Lazada or Banggood affiliate link if you're buying anything from them. It helps me out a lot. Also like my Facebook page for live streams and other posts and updates that I don't post on YouTube. And yeah, hopefully nakatulong nga to sa inyo, mga kuya. Stay safe as always. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace.